Buenos dias, amigos y amigas. Nagulat kayo, no? Ano ba yung pinapakita ni Vlogcaster? So ito po, andito po tayo sa farm ko ngayon. At ipakita ko lang ito kasi nag-report po tayo earlier na yung environmental destruction ng mga illegal quarrying at saka ng mga nag-illegal logging. Kaya nakita nyo, ibalik ko dyan ulit. Nasira na yung, alam nyo po, itong saan itong ilog ngayon, lupa ko po yan. Kinain na ng ilog, tinan nyo yung mga fence ko dyan sa ilalim. Kinain na siya ng ilog. Kinain na, natumba na yung fence. Hanggang dyan pa yan. Actually, naging isla na to kasi yung lupa ko hanggang dyan. Hanggang dyan sa kabila. Sa kabila, siguro maglagay na lang ako dito ng land bridge o ano ba. So, ito po, I'm showing you this kasi supposedly over 1 hectare ang lupa namin dito, isa sa mga properties namin dito sa Zamboanga. Yan o, natumba na, kakaw, kasi kinakain yung roots ng kwan, ng anay. O, kaya tinan nyo, patay yung mga kakaw kasi sa loob-loob kinakain. So, we responded about 10 years ago, we responded during the Duterte administration, 2017 ata, we responded to the call ng government na magbibigay sila ng libre kakao and then tataniman natin and then susuportahan nila tayo. So ginawa nga natin yun, gumasa tayo ng napakalaki-laki, sa pen, sa mga tao, sa planting of kakao, pagtatanim ng kakao. Tingnan nyo, ang laking puno, century old trees yan, tree. So ito sa barrio namin, yan ang isa sa pinaka-oldest and isa sa pinaka-highest. So, yan po. So, we responded to the call ng government. Kasi una naman, nung unang pumasok yung Duterte administration, I think they meant well. Kaya lang natamaan ng ill-advice kay President Duterte at na-influensyada rin ng mga magnanakaw. So, pati pamilya na mga kapamilya rin ata na mahilig rin magnakaw lang. So, napabayaan yung programa nila na sa amin na mga cacao planters. So as a result, wala. In short, lugi. In short, ang laki-laki ng ginasta ko dito. Yan, mga cacao yan. Napabayaan na, oh. Ang laki-laki ng gastos namin dito. Pero, wala. Tenga. Ito, cacao ito. Tenga. Wala nangyari. So, ang laki-laki ng ginasta namin dito. 7 figures sa to make this happen, itong plantation namin. So ang kwan kasi sa ibang lugar tulad sa Malaysia na number one sila sa palm oil tree. Pagkatapos sa palm oil tree, Indonesia, tumutulong yung gobyerno sa tao. Parang sa mga sugar farmers at saka sa mga farmers ng kwan ng dito. Sugar farmers and rice farmers, dapat talaga mayroon talagang tulong ang gobyerno. Uy, wala na ako kasi wala nang daan eh. Ay, baka may kwan dito. May ahas. So if you want the agriculture industry to grow, kailangan talaga may government support. Kailangan talaga subsidized by the government. Pero yun, wala kami nakuha ng ayuda after the planting. Wala kaming nakuhang tulong ni expertise lang man o advice ng mga dapat sana mga eksperto sa yun, maliit na kwan ng quarter namin ng mga tauhan namin.
So hindi na tayo. Hindi ko na alam kung saan yung natural road dito. Ah, ito siguro. So yun, ito, tingnan nyo, mga kakao, namamatay siya. Maganda sana. Pero hindi magtagal, kakainin naman ng loob niyan. So this is what is happening in the Oyan. Tingnan nyo. This is what is happening in the agricultural sector. Napapabayaan. Maganda sana, dapat ganyan lahat. So, you know, I wanted to help give my kababayan a livelihood, give the country, kasi we were positioning before ang number one producer kasi ng kakao. Naka-shortage yung kakao nung 2018, 2017, naka-shortage yung kakao supply all over the world. And ang laki talaga ng demand for kakao because yung Sierra Leone na bansa sa Africa, sila ang main supplier ng kakao, pero nagkagera-gera sila, and then naapektuhan pa yung ibang mga bansa na nagpo-produce ng kakao. So we were positioning the Philippines to be the new major kakao supplier, especially dito sa Mindanao. Pero that's why the government launched that program na to convert much of Mindanao to cacao plantation. So tayo naman, meron tayo hangarin to help the country, to help the people, especially yung mga kababayan ko dito sa Mindanao. O tingnan nyo, mga patay na. May anay yan sa loob. May anay sa loob. Kaya napabayaan na namin. So may inner desire si Vlogcaster. You know, hindi naman ako basta critic na lang ni Duterte noon. In fact, I told you naman, he's my former client. So, I really had faith in him na tama yung programa nila, and I should be able to support it. Kaya I invested big money. Halaga na ng kotse na to convert this place. Matagal na itong lupa sa akin, pero for the first time I converted it into a cacao plantation. Tingnan nyo, lahat yan, ano yun, may kwan sa loob, anay, but no one is helping us. Tingnan nyo, yan, anay, anay and kwan, sa loob mismo, yan. So I'm showing you all of this to show that I started wishing well and supporting the Duterte government, and this is the proof of how supportive I was to the Duterte administration. I gave them my faith, I invested, I gave them my money, cacao and kwan and banana, ito, so intercropping cacao and banana. So I gave them my hope, I gave them my money, I gave them my trust. Pero after nung ginawa na namin yung kwan, yung pala, meron lang pala gusto pumera doon sa programa na yun. And then, pinabayaan na. Kasi nagtanim lang pala ng maraming kakao, gusto lang ibenta, gusto lang sa gobyerno. At gobyerno binigay sa amin ng libre. Kami naman, naniwala. And then, may honest to goodness desire to help, provide jobs and employment. Sabi ko, kung maging successful yung kakao kwan, baka maka-employ ako mga 20 katao, gagawa kami ng tsokolate, mag-export kami ng kakao, ganon. Kasi yung India at China, ang India, ang ginagawa nila parang juice nila, kakao . Yung parang tubig nila yung tsokolate, ang mga Indian, parang tubig nila yung kwan, hindi sila gaano sa coffee, 1 billion atang population ang kwan, ganon din ang China. Over a billion population ng tao. So, they were growing economies for cacao. So, it made sense. Pero yung pala, niloko lang kami ng Duterte government. Hindi kami sinuportahan, pinabayaan lang kami. Kaya ito, tenga. So, why am I showing this? I'm showing this to show you na hindi naman talaga ako basta-basta lang galit sa Duterte government o ina-expose lahat ng kalokohan sa pagnanakaw sa Duterte government. I started supporting it.
And this is the money I invested here is a proof of that. Pero niloko nila tayo lahat. Iba ang sinasabi nila, iba ang ginagawa nila. Tingnan nyo, wala. Nobody's helping us. No expert from the Department of Agriculture, DNR, or any government agency help us. Ganun rin problema ng mga ibang cacao growers dito. They also lost millions in their investments. Nothing. Ako, I'm from Manila, and yet I ventured on this. Kahit malayo sa akin, ang laki-laki ng pwede na gumawa ng bahay yung ginasta ko dito. Pwede na gumawa ng bungalow o even small mansion. Pero I wasted it all here just to support the Duterte government and to provide jobs. Kasi yun sana ang way ko of helping the country, kasi wala pa naman ako vlog noon. Hindi pa naman ako sa YouTube noon. So yun. Kaya I'm also showing you this to show you how hopeless talaga, almost hopeless yung agricultural sector natin. Kasi without government help and support tawag sa amin mga gentleman farmer, kasi ako, I'm a commercial developer, nagtatayo ng at nagli-list ng mga building sa Manila, political strategist, PR, used car dealer and restaurant owner sa SM. And yet we invested in agriculture. So, ang tawag sa amin mga gentleman farmers. pero you know, without government support, wala. And worse pa, ito pa ang worse. Hindi lang ang problema. Labas lang ako, magkuha lang ako sa labas. Hindi lang problema yung ito ngayon. Pinapatay na nga yung agriculture sector. With no help and support, with no encouragement. Ngayon, inuulit na naman ni Marcos yung ginawa ni Duterte, which is to import everything. Mas worse kay Marcos kasi smuggled sugar, rice, bawang, sibuyas, asin, lahat. Yung kay Duterte, nag-encourage kami magtayo ng mga kakao. Tinan nyo, namatay na lang. From the roots yan, ginakain ng anay. So, nag-encourage kami magtanim ng kakao, and yet pinabayaan. And then yun pala, mag-import lang sila ng kakao. Ito worse. Sa Marcos administration, hindi lang import ng kakao or other agricultural products, is smuggling pa para mas malaki ang kita, mas maraming kumita. So this is worse. So kaya guys, wala na. Medyo kwan na talaga, nakaka-discourage yung nangyayari sa atin, especially habang nakikita ko itong wasteland of plantation na, you know, we once dreamt of helping Mindanao, we once dreamt of developing our farm. Ngayon wala, tenga. We were fooled, we were abandoned, we lost malaki, all for nothing. Yung pala ang habol lang nila, pagnanakaw, pamemera. So yun lang guys, I'm just showing you this because I'm really heartbroken dito sa farm ko. I'm really really heartbroken. Pero okay lang, sige lang. Kaya hindi ko na tinuloy yung dream ko to be an agricultural developer. Kaya naging commercial developer ulit ako. I went into commercial building project kasi kahit papaano may returns ako doon. Mas kikita ako doon. So tingnan nyo, ito lahat dito sa barangay namin, halos lahat bahay na eh. Pero ako hindi ko nga nagtayo ng bahay dito because I wanted to help boost the agriculture sector in the country as my way of helping the Philippines.
So yun lang. So guys, thank you very much for watching. Just sharing to you the reality of the agriculture abandoned, neglected, and fooled agri farmers in the country, agricultural farmers like me, or investors, agricultural investors like me. This is how they fool us, and this is how they destroy our country. So now you know. Thank you very much for watching, and don't forget to subscribe to the Blogcaster Armand in YouTube channel, and I'll be seeing you in my next vlog. Mucho y más gracias.